Hi guys! Ayan, ang tawag dito, nandito kami ngayon sa car wash. Nagpapa-car wash kami ng labas lang ng sasakyan. Masyado yatang maliwanag, ba't ganyan? Ayan, ang tawag dito, papunta kasi kami ng MOA, bibili kasi kami ng built-in na stove, tsaka ng rain shoot, tama? Rain diba? Shoot. Ng rain shoot. Actually, kahapon, nag-check na kami dyan sa may all home sa Kawit, yung malapit sa atin, tsaka dun sa Abenson. Kaya lang hindi ganun kadami kasi yung mga ano nila, yung mga tawag dito, wala yung style, tapos parang ubos na ganyan. Yung ano kasi, yung dyan sa atin sa Porsche, di ba i-extend yung kitchen? Maliit lang yan. Actually, ang sabi ng contractor namin, 50 cm lang. Kaya lang, tawag dito, ang standard pala ng mga built-in na stove is 51 cm. So ngayon, kinausap namin kahapon. Buti na lang pala talaga, hindi kami nakabili kahapon. Kasi ang plan talaga namin kahapon is bibili na kami. So buti na lang, nagtanong din kami sa contractor namin. So ngayon, pinabago namin sa contractor. Sinabi namin na ang gawin niya ay 60 cm, diba? 55 to 60 cm yung ano natin, countertop. So ayun nga, tapos isa pa, dalawang klase 'di ba yung stove? Isa yung stainless ba 'yon? Stainless tsaka isa yung glass. Tinanong kami, buti na lang kasi dun sa isa naming pinuntahan, parang pinupush na kami na sabi niya maganda daw kasi parang ang ano na lang nila dun is yung pipe, yung glass. So sabi niya, parang pinupush na nga kami na bilhin yun. Buti na lang pala, hindi namin binili. Kasi pagdating namin dun sa Abenson, tinanong kami kung mahilig daw ba na parang magluto, tas maglagay. Sa totoo lang, mahilig talaga ako magluto. Mahilig ako ng mga, yung nagpapalambot ng karne, ganyan. Hindi kasi ako masyado nagpipressure cooker. Gusto ko talaga yung sa crock pot. Kasi, tas syempre, di ba mahina lang yung apoy dun. Tas medyo matagal. Sabi nung dun sa, yung nakausap namin, wag nga daw yung glass, maganda yung stainless. So ayun, wala rin sila doon stock. So ang ginawa namin, pumunta kami ng MOA. Tapos doon sa MOA, nakita namin, pinagpilian pala namin is yung Elba tsaka La Germania. So ngayon, ayan, bibili na namin siya mamaya. Samahan nyo kami, di ba? Papakita ko din sa inyo yung napili namin na built-in na stove and yung range hood. So mamaya pakita ko sa inyo, tapos pakita ko na rin sa inyo kung magkano para magkaroon din kayo ng idea. So ngayon kasi ginagawa namin, paunti-unti nag-iipon na kami ng gamit kasi nga hindi kami magdadala ng kahit anong gamit namin dito sa Manila. So yan, paglipat namin dyan sa bahay namin, kaya inunti-unti na namin ngayon para din pag kailangan na ng contractor, dadali na lang agad namin sa bahay para kabit na lang din sila ng kabit. So ayun, update ko na lang ulit kayo mamaya. Hi guys, ayan, so ito yung mga price pala nung La Germania. Ayan, ito yung glass. Anong size, anong sukat niya nito? 48 cm, di ba? 48 cm. Tapos ayan, hindi siya pwede sa mabibigat. Ito na yung napili pala namin, 3 burner siya. Tapos ang price niya ay 15,100. Tapos ito yung pinagpilian namin. Ito naman kasi is yung may electric, para in case if mawalan kayo ng gas, pwedeng electric. Kaya lang ang pinili namin yung 3 burner na lang. So ang price naman nito is 14,700. Tapos ito yung ano, yung range hood na maliit, kaya lang hindi daw yan pwede sa amin. La Germania din yan na one motor. Ito yung napili na ano na range hood, ayan. 90 cm naman yan. So chine-check lang ni ate yung mga stock para if ever. Yan na yung ano namin, bibili namin. So ayan yung ano sa atin. Siguro, katulad namin, ipa-adjust nyo na lang sa contractor nyo yung tawag dito yung sa kitchen nyo para kumasya yung ano nyo, yung built-in nyo na stove. So yan yung mga napili namin. Meron namang maliit ito, yan. Yan yung maliit nila, kaya lang masyado nang makikid. Ito kasi yung dito sa amin dito sa Manila, parang hindi na kasi na, hindi na, syempre, hindi to kasi ano sa amin, dahil na sa atin, katulad sa atin, di ba, na maliliit talaga yung kitchen. Parang hindi namin prepared yung ganyan. Kasi nga maliit lang yung space ng kitchen. So ayan, nandyan si Kelly, yung partner ko. Siya yung nakikipag-usap dun kay ate. So ayan, tips ulit, di ba, para sa mga
Yan, para mapaganda natin yung kitchen natin, lalo na sa mga nanay na katulad ko, di ba, na mahilig magluto. So, ayan. Ayan. So, nakapili na kami. Mamaya babayad na lang. Ayan, ito na yung nabili namin. Titestingin na lang daw kung okay. Ayan, buti na lang may stock kasi hindi na kami kailangan mag-antay pa. Ayan, pinauna na namin para madala na sa contractor para kakabit na lang. Ayan. So, ito yung nabili lang tayo.